Hey guys, welcome back to my channel. It's me again, Hazell. So for today's video, guys, mag-unboxing and review ako ng vacuum cleaner. So this one, guys, nabili ko siya from Lazada. And nakita ko lang siya and napansin ko na sobrang cute niya. Color pink, perfect siya sa akin. And perfect siya pang linis, guys, ng keyboard. So, ayan, kaya ko siya binili. Kasi sobrang liit niya. So kung gusto nyo, guys, malaman kung okay ba siya, kung worth it ba siya, then keep on watching. Okay guys, so alam ko guys, marami sa inyo na katulad ko na bago bumili ng item from Lazada or Shopee, naghahanap muna ng review sa YouTube. So naisip ko na since mahilig naman akong mag-online shopping, i-review ko na lang yung mga nabibili ko sa Lazada and Shopee para ma-share ko sa inyo kung okay ba siya, kung worth it ba siya, and kung maganda ba siyang product. So yan. So first nga is this one. So this is a desktop capsule vacuum cleaner from Baseus. So ayan siya guys. So ito yung box niya. Then yung harap. So ganyan yung itsura niya. Color pink yung binili ko. And then available din to sa black, green ata, and then white. And then ito yung side. Buksan muna natin. Guys, open na natin siya. Start your computations. Ang liit. Alam, cute. Tingnan mo. Ayan siya guys. Sobrang cute. Ang liit. Para siyang sharpener. So, eto guys yung mga nasa box. Yung mismong vacuum. And then, yung puso niya. Yung pinaka pang brush. Then, charger. And then, stickers. I think we're getting into a weird area here. May sticker pa siya. And manual. So may kasama siyang manual. English and Chinese. So this one warranty card pala yan. And then this is the manual. So yung manual niya guys, merong English and Chinese. So, yeah. Maganda kasi may English translation yung manual nila. And then, thank you card from Baseus. So, ganito guys yung picture ng vacuum. Ang liit niya lang. Like, kasya siya sa ano ko. Palad. And, andito yung power button niya. And then, sa likod, yung labasan ng hangin. So, may charge na pala siya guys kapag na-receive nyo siya. So, napindot ko siya. Start your computations. Kapag i-open nyo siya, guys, twist pa kaliwa. So, ayan. So, meron siyang parang filter. Yung pinaka-ano nyo. Oo, filter. So, may pinaka-filter siya and then yung pinaka-vacuum niya sa loob. And then, this one, dito may ipon yung dumi. So, ganyan lang siya, guys. Kita nyo to. Twist nyo lang. So, may maririnig kayo dapat na click. Then, yun, malalaman nyo na nakalock na siya. So, kapag i-on nyo. So, sukatin natin siya, guys, ng ruler. So, this one, 4.5 inches lang siya, guys, kalaki. So, sobrang liit niya lang. Ayan. So, meron tayo, guys, Skyflex dito. And, tingnan natin kung kaya niya itong ma-vacuum. So, pwede nyo siyang gamitin ng walang wala neto. Ayan. So, try natin siya nang wala.
ayan. Start your computations. So may naiwan dun sa ano? Dun sa ayan oh, sa nozzle niya. So kailangan medyo maliliit lang na particles yung i-vacuum nyo. Siguro mas maganda kung pang-alikabok lang talaga siya. So try naman natin siya with this brush. So meron pala siya guys sa loob na ano, yung parang ayan oh, flap. Silicone flap. And ito yung parang kaya hindi masyadong pumasok yung mga mas malaking sky flakes kanina kasi mabigat feeling ko. I think we're getting into a weird area here. So try natin siya ng with brush. So try natin siya guys with brush. So sa pag-on madali lang siya, isang click lang, isang press lang dito sa power sa on button. Pag i-off nyo guys, press nyo ulit yung button nyo. So, and amazing! Nung gumamit ako guys ng brush, so pumasok lahat ng skyflake kahit malaki yung ano, yung mga bits niya. So yan. So kita nyo walang na-stuck na skyflakes dito sa ano niya, opening. So mas maganda kung gagamitin nyo with brush. Tingnan naman natin guys kung gumagana siya kapag i-charge na siya guys. Hindi ko alam kung nakikita nyo pero kapag sinaksak nyo siya meron siyang LED light dito na maliit na umiilaw ng color blue. So kapag sa keyboard guys medyo hindi siya ideal pala kasi masyadong malaki yung ano niya, yung brush. And kapag tinanggal ko naman yung brush hindi naman siya maka, siguro kung ano, yung mga, alam nyo, medyo ibabaw na alikabok. So, pwede niya siguro ma-vacuum. Ganyan. Pero kung yun, ang target nyo guys is talagang linisin yung singit-singit ng mga keycaps. So, dapat tanggalin nyo siguro. Mas magandang tanggalin nyo muna yung keycaps nyo and then saka kayo mag-vacuum. Kasi kapag ito yung ginamit nyo, masyado siyang malapad. So, try natin siya guys linisin or gamitin sa laptop. So, this one walang masyadong ito pwede siya dito. Ayan. So, since flat lang guys yung keyboard ng laptop, mas madali siyang gamitin. And madaling ma-brush yung ano, yung singit-singit ng mga, singit-singit ng keyboard. Nakita nyo kung paano siya gamitin kapag maglilinis ng keyboard. So, pwede nyo siya gamitin dun sa keyboard nyo. Like, mechanical keyboard nyo sa desktop nyo. Or pwede nyo rin siyang gamitin para dun sa laptop nyo. So, this one guys, perfect siya kasi nababrush niya talaga yung mga gilid-gilid ng mga keyboard. And then, kung gusto nyo naman guys na talagang malinis yung ano nyo, yung for example, mechanical keyboard. Since mechanical keyboard yung gamit namin dito. So, mas maganda kung tanggalin nyo guys yung keycaps nyo and then saka nyo siya i-vacuum and i-brush. Kasi, this one guys, kapag mas ideal siya kapag yung lilinisin nyo lang is yung sa tabi-tabi. Or yung mga medyo malalaki yung gaps ng keys nyo sa keyboard. Pero sa laptop naman guys, walang problema. Pwede nyo siyang i-brush like buong keyboard ng laptop nyo. Kasi this one,
ano siya, since yung laptop hindi mataas yung mga keys niya, so this one, ang ganda niya ipang brush. Okay siya guys, kasi na vacuum niya talaga yung alikabok, dumi, buhok, meron pang buhok dito sa loob. So yan, perfecto guys sa inyo kung katulad ko kayo na mahilig kumain habang nag-work and then may nalalaglag na mga maliliit na crumbs dun sa keyboard. So ako kasi usually ang ginagawa ko is hinihipan ko lang siya. And minsan, instead na lumabas yung kalat or yung dumi palabas ng keyboard, mas lalo pa siyang pumapasok dun sa loob. So this one, okay siyang gamitin pang vacuum ng mga maliliit na dumi or alikabok. Aside from that guys, pwede nyo rin siyang gamitin pang linis ng desk nyo or kapag may maliliit kayong kalat or kung may anak kayo na mahilig kumain and laging makalat sa place niya, pwede nyo siyang turuan kung paano gamitin to and sabihan nyo siya na linisin niya yung kalat niya para matuto siya maglinis guys ng place niya kasi katulad dun sa anak ko guys, mahilig siyang kumain and alam yun, ang hilig niyang hagatin, kunwari pillows, ang hilig niya pang hagatin sa kalahate, so maraming nalalaglag na breadcrumbs and ayun, ang kalat sa bed, ang kalat sa sofa. So this one guys, kapag alam niya kung saan niya makukuha yung vacuum, so pwede niya nang siya na mismo yung maglinis. So ang maganda pa dito guys is ano siya, wireless, so hindi niyo na problemahin yung saksakan kasi minsan nakakailang kapag may wire na ano no, na wire na naka-connect sa mga vacuum. And then, since maliit nga lang siya guys, pwede nyo siyang gamitin or ilagay sa table nyo. Katulad nito. So, ganyan. And sobrang cute niya guys. Walang mag-aakalang vacuum to kapag tinanggal nyo yung takip. Ay, takip. Pagkapag tinanggal nyo yung brush kasi ang cute niya tingnan. Para lang siyang gamot. Yung design niya kasi guys is capsule. So, yan. Ang cute niya. So, hindi siya mukhang vacuum. Mukha siyang humidifier. So, yan. Perfect. And, since maliit siya, guys, kapag may kalat kayo, pwede nyo siyang gamitin kagad. Or, kung katulad niya, nasa table nyo lang. So, pag may kalat, madali nyo lang i-vacuum yung kalat nyo. Unlike kapag wala kayong ganito, kailangan nyo pang, patulad ko kapag may kalat. So, hindi ko na kailangan kunin yung vacuum namin na sobrang laki. And ayun guys, kailangan nyo pang isaksak bago siya gumana. So this one, rechargeable siya and pwede siyang wireless. Pwede nyo nga to guys ilagay sa bag nyo kung kasya. Diba? Pwede rin kasi to gamitin guys sa car. Kung may car kayo sa dashboard or yung gusto nyong vacuumin yung mga aircons ng car nyo. Or upuan. So this one guys, pwede siya. This one guys, ito yung bag ko. Ay, sorry. So kung sobrang OC nyo, so kung gusto nyong dalhin, so kasya siya guys. So, ayan. Ayan, ang galing. Kasya siya, guys. And, ayan. Hindi naman siya masyadong nagkumuha ng space. So, may vacuum kayo sa bag nyo, diba? San ka pa? Kung gusto nyo talaga na laging malinis yung place nyo, napupuntahan, so pwede kayong mag-vacuum, ganyan. And, very handy niya, guys. So, kasya-kasya siya sa bag. So, ang liit lang ng bag ko, guys. All in all guys, sobrang happy ako sa vacuum na to kasi ayun nga, very handy niya, wireless and rechargeable, USB Type-C, pwede nyo siyang gamitin up to 20 minutes, and then, pwede nyo siyang ipang display nang walang nakakaalam na may vacuum kayo sa table nyo, diba? Or, yan, pwede rin gamitin ng bata kasi very easy to use, pwede rin siyang panglinis ng keyboard, or ng desktop, or ng laptop. Pwede rin dalhin sa car, pwede ilagay sa bag. So far, sobrang gusto ko siya kasi, ayun, very useful niya. And mukha siyang tatagal guys, kasi yung plastic niya guys, makapal. Hindi siya yung mukhang mumurahing vacuum cleaners. And then, may weight din siya guys. So, hindi siya talaga yung mukhang mumurahin. So, this one guys, again, is 489 pesos. And for me, worth it siya kasi, ayun nga, yun na yung mga sinabi kong pros niya kanina. So, naiisip ko lang na con is yung medyo mababang battery capacity niya, like 900 mAh. So, sana medyo mas malaki pa sana para mas matagal siyang nagagamit, diba? Kunwari kung paglalabas, so mas matagal nyo siyang magagamit. Pero yun lang naman yung naisip kong cons. And ayun nga, since USB Type-C naman yung charger niya, pwede nyo siyang isaksak
sa kotse kapag nasa biyahe kayo or kapag may power bank kayo. So very useful pa din niya. So will I recommend this product? Definitely yes, guys, and perfect siya pang gift this Christmas. So abangan nyo guys, baka mag-sale to sa Lazada 11/11 sale or kung hindi sa Lazada 12/12 sale. Available din siya guys in white, green and black. So yan, so perfect as Christmas gift siya. So that's all for today's video guys. Ayun lang yung aking first impression review about this desktop vacuum cleaner. So this one very portable niya. Very cute, very stylish, very minimalist and aesthetic niya tingnan sa desk. So yan. So yun, so far so good. Happy ako na nabili ko siya. So that's it for today's video guys. Thank you for watching and if you like this video, don't forget to give this a big thumbs up and sana nakatulong yung video na to. Kung naghahanap kayo or naghahanap kayo ng review about this certain product. So, yan. So, if you like this video, guys, don't forget to give this a big thumbs up. And don't forget to subscribe on my channel kung hindi ka pa part ng ating little family. And don't forget to click the notification bell para ma-notify kayo every time na may new uploads ako. So, yun lang, guys. See you on my next one. Bye!